I wake up every minute with a fever dream. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want. And I see, matter of fact, I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the So yun mga kagulay, so magandang hapon po sa inyong lahat at welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So ngayon mga kagulay, meron po kaming pinapagawa dito sa aming talungan. So kung makikita nyo pala mga kagulay yung gitna, ayan, so pinaipitan po namin to, ikalawang ipit. At ang gamit po namin ay leteng na single shot. So makikita nyo naman, naiwan sa kanyang ilalim yung mga sanga na bagong labas lang. So yun mga kagulay, dito naman tayo magpapanibagong bunga at talaga tumatanda na nga itong talong natin, medyo nagbabago na po yung bunga niya. Pero ito po ay naka 18 harvest na po at pang 19 harvest na po sa susunod na araw. Ayan, 19 harvest na po. So dito naman tayo mag-aalaga sa ilalim na naman at itatali natin para sa ganun ay ma-sprayan at magbago siya o magkaroon siya ng bunga. Ayan, so makikita nyo yung gitna niya makapal. So andito po yung mga katulong po namin sa bukid na nagtatali. Ayan, so makikita nyo medyo masikip pa yung daanan niya sa gitna. Meron na kasi natalian dito. So ito, natalian na ito mga kagulay. Ayan, ayan. So makikita nyo dito yung mga nasa nakaharang dito sa gitna ay naitali na. Kung makikita nyo rin yung daanan, ayan. At syempre titignan nyo rin yung kanyang tangkad niya ay halos sinlaki na po ng tao. Ngayon, ang kagandahan nito sa kalikstong mga kagulay, meron na siyang lumabas na sanga sa ilalim. So yun naman po ang alagaan natin ulit para po magbunga siya ng panibago. So yun, kasi mga kagulay, yung bungang puno, maganda po ang nilalabas sa bunga niyan. So yun po yung tinatawag na ikalawang alaga o ikalawang bugso ng bunga. Ayan, so ito po yung gamit kong panali, 6-ply po yan. So ganito po itsura niyan. Pagka pinutol nyo to mga kagulay, 6 na piraso po siya na tali. Ayan, so ito po yung pinatatali namin sa sanga. Ayan, so 120 po ang isang piraso po ito, half kilo po, kalating kilo. Pero pag pinutol niya siya mga kagulay, ganyan siya, ganyan ang magiging itsura niya. At hiwalay-hiwalay na siya kusa. Ayan, madali lang naman ito putulin. Ayan, matibay po at hindi siya masyadong magastos kesa sa leteng na panalay ng palay. Kung alam niyo yung pantalay sa palay na kulay blue, medyo magaspang yon. So alanganin dito sa ating alagang talong. Kaya hanggang binibili lang po namin yung 6-ply. Doon naman pala mga kagulay sa naging pitas naman po kanina si tatay po, nag-harvest kanina. Ang presyo po pala kanina ay 32 pesos po. So medyo tumataas na naman po ang presyoan ngayon ng Calixto F1. So pipitas tayo dito bukas. Bukas po ang pipitas, pitas ko dito. So tignan natin kung magkano pa magiging presyo nitong luma nating Calixto. Kasi yung kasing sa tatay ko, ito po yung kasabayan nun. So ito po yung talong kong bago. So yun po ang kasabay nun, yung kay tatay. Kaya ang presyo po ay medyo mataas. Pero sa mga medyo luma na po ay medyo mababa na rin po ang presyo. So siguro sa luma ay po ay presyo naman siya ng 29 hanggang 30. So sa bago ay 32 hanggang 33. Ganun po ang presyohan. So ito po yung bago ko. Papatali ko na rin po ito. Para sa ganun na maarawan yung mga bunga sa ilalim. Ayan. So ito po yung bago kong Calixto.
Ayan, so doon nga pala sa piniprefer kong lupa, nagpa-toner na ako kanina doon sa tataniman ko ng kalixto na isang lagay. So nagpapunla na kami doon sa seedling. Abangan nyo po mga kagulay yung pagtatanim namin doon, pag-aalaga. So season naman ang tagulan yun, pantagulan. Ayan, so yun po mga gulay, in-update ko lang kayo dito at sa ating presyuan kung magkano. Ayan, so ito po ang aming ginagawa ngayon. Nagtatali ng sanga sa ilalim. So yung mga gulay, maraming salamat. Abangan nyo lang po yung aking live. So abangan nyo lang po yung schedule ko at syempre yung mga iba ko pang video na patungkol sa mga lason na pwede natin gamitin dito sa ating mga talungan. Ayan, so